Hi guys! Welcome or welcome back to my channel. My name is Tricia Hope and isa akong affiliate marketing enthusiast. And for today's video, mag-share ako ng tatlong tips for new affiliates. Para dun sa mga hindi nakakaalam, ang dati kong work ay related sa sales. So itong mga tips na to ay galing sa mga experiences ko dati. So let's start with an example. So let's say nasa mall ka, nagtitingin-tingin ka lang, tapos may lumapit sa'yo na sales lady. Tapos, ang dami niyang ino-offer na product. Like, kunyari, ito maganda tong pangkilay, ito maganda to pangtanggal ng pimples, ganun. Tapos ikaw naman, as a buyer, alam mo yun, gusto mo lang ng peaceful place na wherein makakapag-isip ka kung anong gusto mo talagang bilhin. Kung ikaw yung nasa place nung buyer, magugustuhan mo ba yung approach nung sales lady? Di ba parang ano siya, parang napipilitan ka lang, parang mahihiya ka na lang eh kasi sobrang ano nga niya, parang ang effort niya nga sa pagbebenta sa'yo. Yun nga lang, bumili ka dahil napipilitan ka lang or nadaan ka lang sa sales talk. So yun yung ayaw maramdaman ng mga viewers mo. So ang number one tip ko is do not hard sell. If may binibenta ka man product, dapat at least alamin mo muna kung ano yung pain points ng buyer mo. Saan ba siya nahihirap? Ano ba yung ongoing problem niya. As a content creator, dapat ikaw yung tutulong doon sa viewer mo para ma-solve yung problem na yun. Kumbaga, sa movie, ikaw yung sidekick, ikaw yung tutulong sa kanya para ma-reach yung happy ending. Tsaka, dapat swabe lang, very subtle lang dapat yung way ng pagbebenta. Dapat hindi maramdaman ng viewer mo na binibentahan mo siya. Which leads us to the next tip. Dito sa tip na to is, kailangan mong mag-isip ng way kung paano makaka-relate sa'yo yung viewer mo. Better if experience mo yung isha-share mo. Pwede ka mag-share ng problem mo and educate mo yung audience mo kung paano mo na-resolve yung problem na yun. And you can do this by storytelling. So it's either pwede siyang maging inspiring, pwede rin siyang maging entertaining, and pwede rin siyang as a form of education or para kang nag-educate ng audience mo. At isa sa mga na pansin kong way na effect dun sa mga veterans talaga ng mga TikToker is the way na mag-storytell sila is parang kausap lang nila yung kabarkada nila. Parang may ka-FaceTime lang sila. Parang may ka-video call lang sila. Alam mo yung parang nag-update ka lang sa long distance friend mo. Kasi by storytelling, parang magkakaroon kayo ng connection ng viewers mo. Makaka-relate sila. Parang, ay oo nga, ganyan din ako. Parang mapapaganon yung audience mo. And by storytelling, parang hindi nila namamalayan na meron ka nang ino-offer na product. So, number 3 tip is one way para mag-stick around yung mga audience mo hanggang sa matapos yung video mo is by educating them. Pwede ka mag-start sa experiences mo, kung ano yung mga learnings mo. Kasi by making a video, it's a two-way street. So, pwedeng yung audiences mo yung may matutunan sa'yo or pwedeng ikaw naman yung magtanong sa audiences mo kung ano yung thoughts nila, kung ano yung preferred nila. And this way, ikaw naman yung may matututunan sa audiences mo. And by doing this, may chance na may mag-comment doon sa video mo by sharing their opinion. Which, sa experience ko, naka-help siya para mag-trend yung video ko or ano, tumaas yung ano, yung views ng video ko. Which, nagkaroon ng 2 million views. Extra tip, kasi syempre, dahil malakas kayo sa akin, magbibigay ako ng extra tip for today's video. Napansin ko kasi may times na yung videos ko, kahit na okay naman yung pag-edit ko, yung pag-shoot ko, pero for some reason, hindi tumataas yung views ng more than 10. So sabi ko, ano yun? Para siyang shadow ban. Parang ganun. Di ko sure kung totoo yung shadow ban, pero nangyari na kasi sa akin yun. Not until ginawa ko tong next tip, which is
proper engagement. So, ano ba yung proper engagement? So, ito yung ginawa ko dati, which is nanood ako ng videos sa FYP ko. Pinanood ko yung mga gusto ko talagang video, yung sincerely na talagang nagustuhan ko. Talagang tinapos ko muna yung video bago ako mag-like, mag-comment, bago ako mag-engage dun sa video. And dapat yung comment mo dun is related dun sa pinanood mong video. Hindi siya pwedeng yung parang emojis lang or meme lang, ganyan. Kasi dito, nadidetect pala ni TikTok pagka talagang totoong user ka ng TikTok app. Para siyang give and take, ganun. Kung gusto mong mapanood yung video mo sa FYP, kailangan mo rin gawin sa iba yon. Dapat panoorin mo rin yung iba. Parang bigyan mo rin ng oras. Like, kung gusto mong bigyan ng oras yung videos mo sa FYP, kailangan bigyan mo rin ng chance yung ibang video sa FYP mo. Then, napansin ko, nung ginawa ko na yung proper engagement, mas pinakita ni TikTok yung videos ko sa FYP din, and tumaas talaga yung mga views ng iba ko pang videos. Para sa akin, effective siya. Natry mo na rin ba mag-proper engagement? Let me know in the comments. And if you have more any question, leave them below. And if you like this video, and if nakatulong tong video na to, like this video and subscribe for more. And pwede mo rin tong i-share dun sa mga kakilala mo na gustong matuto mag-affiliate marketing. Follow nyo rin ako, guys, sa iba kong social media accounts, lalo na sa TikTok, kasi nag-share din ako ng mga behind the scenes dun. And yun lang, guys. Thank you so much for watching, and thank you so much for 20,000 subscribers, and thank you so much sa lahat ang sumusuporta sa channel ko. Stay hopeful, guys. Keep learning to keep earning.